Youth Alive 2024! Rise and renew! Woo! Ako po si Nate Pasco from Rojas District. Gretchen Del Morales po from Rojas District. So, sa buong experience ko po this Youth Alive is first time ko po magkaroon ng Youth Alive na camp po siya since all ng Youth Alive namin is like helping, ganun-ganun. And na-bless po talaga ako since madami po akong narinig ng mga experiences from our group dahil po ay nag-sharing po kami every session and napapakinggan ko po yung kanilang mga challenges sa buhay and how did they overcome it using God's help. So dun po is na mas na like nagustuhan ko po na maging active na po ulit sa church dahil dun. So for me po, ito po yung first ko na Youth Alive and masaya po siyang experience lalo na po sa group discussions kasi every session po may mga questions then group discussion then magkakaroon ng sharing. Ang pinakamasaya po kasi din is yung kahit po ngayon pa lang po kami nagkakakilala, naging mag-close is maganda na po yung bonding, nakakapag-share na then maganda po yung sa bawat sharing po namin is nagbibigayan po kami ng mga advice, then kung ano pa yung pwede nilang gawin. Then napakasaya rin po ng yung sa mga activities na magkakasama-sama kami, yung tulong-tulong, then pagkatapos po na is yung magre-reflect po kami sa mga natutunan namin about the activities na ginagawa po namin. So overall po, blessed po ako na sumali po ako sa Youth. Magandang buhay po. Ako po si Larissa Corbito. Ako po ay sa Bansud District po. Ang experience ko po dito at natutunan ko is ang experience ko po muna, ano siya, napakaganda pong experience as a first-timer na camper. First time ko po talaga. Tapos ayun po, ang dami ko po talaga naging friends. Pumunta po ako dito na dadalawa lang yung friends ko kasi sila po yung kilala ko lang sa school. Pero napunta po ako dito, tapos nagkaroon kami ng group. Napakadami ko pong naging friends. Hindi ko po akalain na ganun po sila ka-easy na ma-approach. Ganun sila ka-easy na maging friends, maging ka-close. Tapos ang mga lecture po nila, dun po sa natutunan ko, sa mga lecture po nila is talaga pong nakaka-relate kami as a teenager since mental po ang kanilang topic. Natutunan ko po yung mga ways, kung paano po ma-avoid yung mga unnecessary things and kung paano rin po siya ma-overcome. At natutunan ko din po yung mga mabubuting bagay. Ayun lang po. Maraming salamat po. I'm Dishpa Andrea Eva Morcan from Compola. At ang natutunan ko po dito sa Youth Alive ay matuto kang maging humble, matuto kang makisama. At dapat ay talagang nire-respeto mo ang bawat opinion ng bawat isa dahil meron tayong kanya-kanyang opinion. Ako po si Mark Dave Faharit from Lakeside District. And ang natutunan ko po dito sa Youth Alive, sa Rise and Renew, ay kung paano po makipag-socialize sa mga ibang kabataan na hindi pa po namin kakilala. And then marami po kaming natutunan sa mga speakers. It's all about pagiging isang mabuting Kristiyano at paano maging isang tapat na tagapaglingkod ng Panginoon. Ako po si Angel Lucy Aquino ng taga Sompo. Tapos, yung experience ko po dito ay super saya. Then, thankful din po kami na kasama kami dito kasi marami kaming natutunan. Then, thankful din kami sa mga yung nag-guide po sa amin. Super saya kasi parang naisip ko na kung ano yung gagawin mo. Parang marunong ka na pagdating mo, pag lumaki ka na. Or even na dumating na nakatira kayo sa bundok, alam mo na yung gagawin mo. Super, super saya talaga kasi marami kang mga nakilala. Ako po si Kim Emerald de las Alas Batera from Bungabong District. Ang experience ko po dito sa Youth Alive is marami and masaya siya. And exciting yung mga activities dahil marami na akong naging kaibigan at marunong ako na makipag-socialize sa iba. Even na isa akong mahiyaing tao, tapos hindi ako palalabas ng ano. And ang natutunan ko dito ay marami dahil
sa mga lesson or mga sharings na aming narinig is... Hi po, ako po si VJ Rendon from Gloria District. And ano ko, ang natutunan ko po ngayong Youth Alive 2024 is napakarami po. So hindi ko po alam kung paano siya sisimulan. Pero ang pinakang gist po niya is natutunan ko po yung pakikipag-socialize po sa iba't ibang uri ng mga tao. Doon ko po natutunan na mag-adjust. And doon rin po ako natuto po na maging understanding and to accept others, like yung mga opinions nila, kung yung the way they think. And also when it comes to my spiritual aspect naman po, is napaka-helpful po talaga nitong Youth Alive, since hindi lang nito ako natulungan mag-grow, nabigyan din nito ako ng kaliwanagan sa ilang mga katanungan sa akin bilang kabataang Adventist. Hi, I am Gia Santa Ana from Song District, and this year's Youth Alive was totally a different one. Mas naging interactive siya, mas naging interested siya na before. At ako personally, I am beyond grateful and blessed na ako po ay nag-join dito. All, everything was worth it, from sessions, sa mga group discussions, to mga activities na ini-engage ng bawat isa. At alam ko na itong Youth Alive na to ay mag-play ng malaking role sa mga naririto, sapagkat sobrang laking impact niya sa buhay ng bawat isa. And me personally also, though alam ko na yung mga bagay na yon, mas naging open ako sa mga bagay-bagay, mas na-evaluate ko yung sarili ko kung tama ba or mali yung mga ginagawa ko. So alam ko na paglabas namin dito sa campsite na to ay mai-share namin ito sa mga kakilala namin para mas lumago yung connection namin sa Danielia Ross, tikas tikas ako. Masaya pa ako, mali ako, saya talaga. Ako po si Jessica Mitty Cantero. Masaya po ako ay kasi po napasali po ako dito sa Youth Alive. Ang natutunan ko po dito ay yung makibahagi po sa mga kabataan, makinig po sa lahat ng aral na tinuturo po sa amin, mga topic na dinidiscuss po sa amin, na kami po ay matuto ng discussion po sa lahat ng ano sa So, I am Rica Garcia Pitpit from Lakeside District. Natutunan ko po na mas lalo tayo magtumibay sa ating pananampalataya, at bilang isang kabataang Adventist ay dapat tayo maging isang ilawan sa mga tao na nasa ating paligid. Ako po si Ronel Carriaga. I'm from Bungabong District. And so, ang natutunan ko po sa Youth Live is marami po. Muna-una po dyan is yung makapag-share. Dahil hindi po talaga ako mahilig mag-share sa iba. Kasi mahihain po ako. Pero, ato yun po. So, natutunan ko rin po makipag-show sa iba, like makipag-friends. Magandang hapon ko sa lahat. Ako po si Rico Joshua Maindidi Malanta, galing sa Bansud Church, Bansud District. At ang natutunan ko sa event na ito, my first time lang, is kung paano magkaroon, paano alisin ang mga temptation sa paligid. At kung paano makisalamuha sa iba't ibang mga tao, especially ngayon mo lang sila nakilala o ngayon mo lang sila nakasalamuha. At isa po itong memorable sa akin, sapagkat dito rin po natutunan kung paano mag-cope sa mga kaaway sa paligid, kung paano sila kung paano tapusin yung pag-away, conflict. So hello everyone, my name is Princess Catherine Joy Olosito, and I am from Lakeside District. I am 15 years old, and ano nga ba yung naging impact ng Youth Alive sa akin? So madami, and napakaganda, kasi yung itong event na to is from its word, Youth Alive. Ito yung binubuhay, yung parang event na binubuhay yung spiritual status and spiritual stance ng mga kabataan tulad ko. And yung natutunan ko dito is napakadami sa experience namin na mga kabataan dito, kasi talagang tunay na napakabuti ng Diyos, dahil sa napuntahan kong group is napakaganda nung solid yung aming naging samahan. So ako po si Marinel from Gloria District, and ang natutunan ko ngayon sa Youth Alive is kung paano makipag-socialize sa ibang tao and kung paano makisalamuha sa ibang tao. And natutunan ko din po ay kung paano mag-open up sa ibang tao na kahit hindi mo sila kakilala ay parang bukal sa loob sa sarili mo na mag-open up sa kanila ng mga problema.
Hello, I am Florilyn Angel G. Ramilo. Galing po ako sa district ng COM. Ano nga po ba ang natutunan ko at ano po ba ang na-experience ko? Sobrang dami. Ang natutunan ko po ay mas na-enhance po yung pakikipagkaibigan ko. Then, mas na-enhance din po yung skills ko kung paano po mag-open sa iba. Then, ang experience ko po ay sobrang saya. Dahil sa grupo po na napasukan ko, ang swerte po, ang swerte. Sobrang saya and happy vibes lang po lagi. Ako nga po pala si Carlamin Oserapion at ako po ay galing sa Lakeside District. At ang natutunan ko po sa pagpunta ko dito ay pakikipag-socialize sa mga ibang tao at masaya po makipag-bonding sa kanila. My name is Yulika Samar-Bergabera from Central Oriental, Mindoro. Ang impact ng Youth Alive sa akin ay dapat maging masigla sa pananampalataya at lalo itong pagtibayin. Kung sa susunod na darating na Youth Alive ay ako ay muling sasali upang lumago ako sa pananampalataya at upang lumago yung aking relationship sa iba. So hi, my name is Marian Katie Dimaala from Gloria District po. So ang natutunan ko po sa Youth Alive is napaka-the best po talaga kapag nasa gawain ka ng God kasi magkakaroon ka ng mga bagong friends tapos alam mo yung mga magiging experience nila, alam mo yung mga nararanasan nila sa buhay at doon is natututo ka rin sa experience na meron sila. So parang ang ganda lang kasi matutulungan ka nito matuto sa spirit mo, sa faith mo kay God. Ako po si Jeanette Bihese from Lakeside District. Ako po ay isang college student at ang impact po sa akin ng Youth Alive na ito ay napakalaki po. Whether po ako po ay laging sumasama sa mga gatherings or campings or mission, dito po sa Youth Alive, I learned more about myself and the others and talaga pong hubos po yung atin pong pananampalataya kasi dito po natin makikita yung kung paano tayo nag-grow as a Christian. Ako po si Justine Rangpang from Bungabong District po. Ang natutunan ko po sa Youth Alive na ito ay yung makinig po sa mga problema ng iba pong mga kabataan na natutunan ko po na hindi lang po pala ako yung mayroong problema ang nararanasan kundi marami po at natutunan ko rin po na paano po masolusyonan yung mga problema po na yun. So hi, I'm Annika Nandres and I'm from COM District and at first I never really thought of going to youth camp because I don't want to go out of my comfort zone. Pero nung nandito na ako, I realized na ang saya pala na gusto ko pa palang sumali sa sunod na ang dami ko palang matutunan na I can do something kasama yung mga kagrupo ko at sobrang saya nun. I'm grateful ako kasi nakalabas ako ng comfort zone ko kasi nasanay ako na ayoko talagang makisocialize as in nagiging comfortable lang ako sa isang tao pag magiging kasama ko talaga sila. Pero ngayon, parang ang bilis kong maka-adapt kahit na first time ko to nang walang kasama, hindi ko kasama ang aking mga magulang. And kung tatanungin ako kung sasama pa ako kasi sobrang saya pala. Ang nais ko maging takeaway ng ating mga kabataan out of this Youth Alive ay sila ay maging strong sa kanilang relationship sa Panginoon. Yung kanilang mental health ay maingatan for the sake of Christ para mas lalo sila maging effective sa Panginoon. Sana sa mga darating na Youth Alive ng Oriental Mindoro, sila ay patuloy na sasali para patuloy silang lalago sa kanilang relationship at mas lalo sila magiging effective sa gawain ng Panginoon.